So yun mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So gagawin natin yung isang LG CRT TV na yan, wala siyang display pero may sound. Yan, narinig yung sound niya. Ikaw si Tommy Kang. Parehong Supreme Court Justices ang tatay at lolo mo. It runs in the family. Pwede ka na pagayang meron siyang sound, walang display. So, ang mga posibleng sira niyan eh, heater, ABL, CRT socket, jungle. Yun mga bro, bali, marami palang pinagbumbalan yung ganyang klaseng trouble. So, buksan na natin mga bro. So, yan yung board niya mga bro. Bali, bago pala natin siya i- troubleshoot eh, magsi-shoutout muna ako. Matagal na tayong walang shoutout. Shoutout kay Aki Zai RM ng Riyadh, Saudi Arabia. Kay Ronald Cuevillas. Kay Ronald Batiles. Kay Francis Riovero. Kay Ulspads. Kay Elord De Bueno. At kay Jeffrey De La Cruz. Ayan mga bro, kung bago lang kayong napadpad sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Tapos, kung gusto niyo talagang matuto mga bro, bali, huwag niyong skip yung ads. Hindi mga bro, jokes lang. Jokes lang yan. Kung gusto niyo matuto eh, i-click niyo yung, ayun, yung profile picture ko, tapos, yung video section. Marami akong na-upload na mga video. So, marami kayong matututunan. So, ayusin na natin to mga bro. Bali, naka-power on siya. Ayan, may sound siya naririnig. Tingnan ko yung heater niya, meron. Ayun na, may ilaw, di ba? So, kaya gagawin natin yan. Minsan kasi vertical yung sira niyan eh. Asan natin yung screen. Yung screen niya, adjust natin. Yung sa flyback. Tingnan natin ang mangyayari. Yun, naging retrace line siya na bali may display pala siya, sobrang putla. Ayan, diba naninag nyo naman. Bali yung pinaka trouble niya eh, plane raster. Ayan, may naninag yung video niya, diba, sa cellphone camera. So, yun pala yung trouble niya. Maputla yung display niya. Bali, try natin yung, unahin natin siyempre yung ABL. Yan ang madalas na nagiging problema ng TV. Pagka maputla o kaya plain raster siya. So, bunutin mo. Narinig niyo yung motor, di ba? Ang lakas ng muffler. Samantalang bawal yung muffler dito. So, bali, chichak natin mga bro yung ano muna niya, yung ABL. So, huwag natin kalimutan yung body ground. Tapos, check natin yung ABL niya. Yung kadalasang ABL ng mga TV, kumukuha ng supply sa B+. Pero merong TV na kumukuha yung ABL niya, kumukuha ng supply sa 180 volts, tulad ng Sharp. Pero yung Samsung tsaka LG, sa B+ siya. Mali, ganito yung mga bro. Susundan nyo lang yung linya. Ito, galing to ng B+, secondary. Meron siyang jumper. Yan, tapos magandang B+. Itong resistor na to, yan, papunta yan ng ABL. Ayan o, Mylar capacitor, tapos
Yun. Tapos may resistor ulit. Tapos ABL na. So, yan ang i-check muna natin. So, isaksak ko muna mga bro. Tapos i-power on ko. Yun, bali may singaw pa pala siya. May singaw siya sa kanyang anode cap. So, check natin yung B+. Ayan yung B+ niya. Normal naman, 110 volts. So, ito yung resistor. Ito yung padalas ang unang nasisira. Resistor na to. Yun, nakita nyo dito, wala siyang supply. Dapat meron yan kahit na mababa. Minsan nasa 12 volts. Ito wala oh. Meron na siya, sobrang baba niya. Wala pa sa 1 volt. So, maaring may shortage sa ABL. O kaya naman, open itong resistor. So, baklasin ko muna itong resistor. Tapos, i-test natin. So yan mga bro, nabunot ko na yung nahangkol yung isang pin niya, tapos yung tinester ko normal siya. Ayan, chambahan ko na lang kung tatamaan. Ayan, 120k, diba? Normal naman yung resistor. So check natin dito. Ayan, may reading na parang shorted. Reverse natin. Ano, may reading nga dito ng shorted. So pwedeng itong mismong capacitor, pwedeng ayan, may connected po pala siya na diode. Ano, bali itong TV na to, wala pa siyang hinang. So may diode din pala doon na short na ano, connected. Ayan, shorted yung reading. So, bali yung pwedeng shorted yung diode o kaya yung mylar. So, unahin natin yung diode dahil ito naman yung madalas na nasi-shorted. So, ayan mga bro. Na-disconnect ko yung isa niyang pin. Tapos, tinester ko ulit dito. Yun, wala nang shorted. Diba? Bali yung shorted talaga yung diode. So, ordinary diode lang naman to. So, palitan ko muna mga bro. Ito na mga bro, nabunot ko na. Bali yung value nya 4148. So, yung 4148, marami nyan sa mga scrap na ano, board. So, doon na rin ako kumuha. Ito yung pamalit ko. So, dito ko muna ilalagay sa likod. Tapos i-check natin kung okay na. Ayan. Sinangin ka na rin yung resistor na hinang ko kanina. So ayan mga bro, na ilagay ko na yung diode, tapos nahinang ko na rin yung tinanggal ko kanina ng resistor. So check natin kung may shorted pa. Yan mga bro, wala na. Yan, natural na meron siyang reading. Dahil yun sa resistor. So, try na natin i-power on. So yan mga bro, maliwanag na yung display niya. Try ko lagyan ng antena. Sa mga nanood ngayon mga bro, kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyong kalimutang mag-like. Yan mga bro, okay na siya. Maraming salamat sa inyong panonood.